Hello everyone, good evening sa inyong lahat dyan. Ito na naman muli si Gem 111 Vlog, nagbabalik sa inyong harapan. O, diba? So, for tonight's video, nga pala guys, kumakain ulit kami. Nagmumukbang kami ng kanin at ng gulay. O, diba? Ang ulam namin ngayong gabi ay talbos ng kamote. Kamote tax na bulanglang. Tama ba yun? Nilaga ng kamote na may kalamansi at kamatis. O, diba? That's all. Walang any kind na sahog. Walang karne, walang isda. Just kamote leaves. So, it's about anong tawag dito? It's our video for tonight ay tungkol sa, pero English pa kasi, tungkol sa kapintasan ng isang bagay. O, diba? Sino dyan ang pintasera? Huwag nga kayong pintasera dyan. I don't know. Ikaw, pintasera ka ba? I don't know. Hindi mo alam. Hindi mo alam na pintasera ka. So, ayan. Kasi, diba, itong kamote tops na ito, kadalasan, hindi siya main dish. Pangsahog lang siya. So, lumalabas na added lang siya doon, added ingredients lang siya. So, hindi siya yung pinaka main or hindi siya yung pinaka main topic, ganun. Basta yung ganun. So, lumalabas para lang siyang ano, yung di ba meron lang siyang ano, kay nararapat na pagsahugan kagaya ng sinigang na isda, mga ganun. Hindi siya pwede sa ibang putahe. So, parang itong si kamote ay hindi masyadong nabibigyan ng halaga. So, syempre na insecure naman si kamote. Feeling niya, wala siyang halaga sa mundo. So, ganun. Pero guys, huwag niyong ismulin si kamote kasi good for anemic person ito. Pampadagdag ito ng dugo. Diba? Marami itong sustansyang makukuha. Marami kayong sustansyang makukuha dito. Kaya huwag ismulin. So, meron akong story, motivational story guys sa inyo about sa mga kapintasan ng ating kapwa. Ay, pabukas mo at malabo ang aking ano, madilim ang aking video. Kailangan pala may ilaw dun. Yarn. Kapintasan ng ating kapwa na hindi naman pala dapat natin ini-small ang iba kahit na may kapansanan siya or ano man ang kakulangan sa kanya kasi may halaga yun. May halaga din yun. Hindi man sa atin, wala man siyang halaga sa atin, pero sa iba may halaga siya. Malaki ang halaga niya at malaki ang pakinabang niya para sa iba. So, kung wala man siyang pakinabang sa atin, huwag nating i-judge. Kasi para sa iba, malaking tulong siya. Okay, o, di ba may cheerer ako? So, meron akong inspirational kwento sa inyo about this. Merong matanda na araw-araw umiigib. So, yung igiban niya, dalawang palayok. Diba? No, alam nyo yon yung pasan-pasan lang yung palayok noon. Walang mga plastic galon ngayon, na kagaya ngayon. Palayok pa, before pang panahon yon. Nung unang panahon pa pala yon, kwento na yon. So, ito, si Lola, araw-araw siyang umiigib. Pero, dalawang klase nung palayok niya. Tama ba yung palayok ba yung igiban? Basta ganun. Basta mapaglalagyan ng tubig, yun na yun. Yung isa maganda, walang damage, walang baak. Pero yung isa, may damage.
Excuse me. Are you sure kumakain ka ng gulay? Okay. So, every time na dumadating sa bahay, ito si Lola, kalahati na lang ang laman na tubig nung may damage niyang palayok. And nalulungkot siya kasi konti na lang yung laman ng kanyang palayok. Nasasad ito si may damage na palayok, ha, hindi si Lola. Yung may damage na palayok ang nalulungkot kasi konti lang yung naiuuwi niyang tubig. O, diba? Mismo siya, wala siyang confidence sa sarili. Mismo siya, dinajudge niya yung sarili niya. Kasi naiingit siya dito sa isa na maganda, walang damage. Pagdating sa bahay, puno ang laman ng kanyang palayok. And ito naman si magandang palayok, proud na proud sa sarili. Kasi feeling niya, malaki yung pakinabang niya dito kay Lola. At ito naman si may damage na palayok, feeling niya, konti yung pakinabang niya kay Lola. So ngayon, napansin ito ni Lola na malungkot si may damage na palayok, si PWD. Si palayok with disability. Yon. Si PWD is, napansin ni Lola na malungkot. So, why malungkot ka, PWD? Ganon. Sabi ni PWD, kasi nahihiya ako sa inyo kasi konti lang yung naiuuwi kong tubig kasi nga basag ako. Sabi naman ni, nag-smile naman ito si Lola. Sabi ni Lola, napapansin mo ba yung part na dinadaanan mo may mga bulaklak? Yes, sabi naman ni PWD. So, kasi maganda yung part na yon na dinadaanan mo kasi nga every time na matatapon ang tubig mo, may halaman kang nadidiligan. So, hindi useless yung pagiging PWD mo. Malaki ang pakinabang mo sa mga halaman na yon. Napansin mo ba dito sa kabilang part na dinadaanan ni walang damage na palayok, 'di ba? Walang bulaklak na namumukadkad kasi nga hindi sila nadidiligan. So, 'yun yung pakinabang niya. Na wala man silang pakinabang sa atin, sa iba meron silang pakinabang at malaki ang pakinabang nila. O, diba, nasasad si PWD kasi konti yung naiuuwi niyang tubig pero naibabahagi niya pala yun doon sa mga natutuyot ng halaman sa daan. So, ngayon, maganda yung part na yun na daanan dahil sa pagdidilig niya araw-araw. So, kaya pala hindi siya pinapalitan ni Lola kahit basag na kasi yun ang purpose. Diba? So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking maikling kwento. O, diba? Kaya guys, ha, huwag niyong ismulin ang ating kamote taps. Kasi malaki ang pakinabang niyan sa atin. O, diba? Kapag wala tayong dugo, buhay pa ba tayo? So, kapag mga anemic kayo, kumain kayo ng kamote taps. Huwag lang ninyo siyang gawing palamuti sa ulam. Gawin niyo rin siyang main dish. O, diba? So, yan lang guys and thank you so much sa patuloy na panonood at pagsubaybay sa aking mga videos. Bye-bye!